Magandang araw, CSTians. Ako nga pala si Sir Mark Angelo Salmoro, ang magiging guro ninyo ngayong araw. Nagmula ako sa kursong Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Automotive. Simulan na natin ang ating talakayan. Magandang araw, CSTians. Ngayon ay ating tatalakayin ang tula ni Maya Angelou na ang ibong nakahawla na isinali sa Pilipino ni Rogelio G. Mga. Nasubukan mo na bang mahusgahan o maging biktima ng diskriminasyon dahil sa isang katangian, kalagay at taglay mo na hindi mo naman ginusto? Ito ang isa sa pinapaksa sa tatalakay nating tula na pinamagatang ang ibong nakahawla na isinulat ni Maya Angelou at isinali sa Pilipino ni Rogelio G. Mga. Bago yan, nakilala muna natin ang mga karanasan at kalagayan sa buhay ng sumulat ng nasabing tula. Si Maya Angelou ay isang hindi pakarinawang babae. Lumaki siya sa panahong daganap ang diskriminasyon sa mga tulad niyang African-American. Subalit, napagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok at masalimuot niyang nakaraan. Sa kabila ng mga ito'y naging mahusay at iganagalang siyang makata, manunulat, artista, mga awit at aktivistang nagtaguyod sa karapatang sibil, lalo na ng mga kapwa niya African-American. Isinilang siya noong ika-apat ng Abril, 1928 sa St. Louis, Missouri. Nung bata pa siya ay naghiwalay ang kanyang magulang. Tumira siya sa kanyang lola sa Stumps, Arkansas kung saan siya nakaranas ng diskriminasyon nang dahil sa kulay ng kanyang balat at taglay na lahi. Nang 7 taong gulang siya ay pinagsamantalaan siya ng kasintahan ng kanyang ina at dahil dito ay napatay ng kanyang tiyuin ang lalaki. Sa labis na trauma sa pangyayaring ito ay naging pibi si Maya Angelou sa loob ng maraming taon. Maaga nga siyang naging ina sa edad na 16. Kaya naman napasok niya ang iba't ibang trabaho upang masuportahan ang sarili at ang anak. Kalaunay naging asawa niya ang Griegong si Anastasios Angelopoulos kung saan niya nakuha ang kanyang pangalan. Ang Maya ay mula sa Palawan niya noong bata pa siya at ang Angelou naman ay mula sa pinaikling apelyido ng kanyang asawa. Kinilala si Maya Angelou sa isinulat niyang tarambuhay na pinamagatang I Know Why the Caged Bird Sings. Ang kauna-una ng depiksyon ng isang babaeng African-American na naging New York Times bestseller sa loob ng 2 taon. Isang hindi pangkaraniwang pangyayari para sa isang aklat. Nakilala rin siya sa obra niya On the Pulse of Morning, ang tulang binigkas niya sa inaugurasyon ni Pangulong Bill Clinton noong 1993 at nagpanalo kay Maya ng Grammy Award para sa husay ng pagkakabigkas sa nasabing tula. Ngayon naman, italakayin natin ang isang tula na pinamagatang ang ibong nakahawla na isinulat niya na may kaugnayan sa kanyang sariling karanasan. Umpisahan natin sa pamagat ng tula. Ito ay tungkol sa sariling karanasan ni Maya Angelou nung siya ay tumira sa lugar ng kanyang lola. Tungkol sa ibon na nakakulong na ang ibig sabihin ay walang kalayaan. Ito ay nahahambing sa buhay ng may akda na si Maya Angelou sa kalagayan niya sa Africa. Ito ay sumisimbolo sa mga taong nakaranas ng diskriminasyon. Dalawang sapunong. Ngunit ang isang ibong naninisik sa kanyang makitid na awla ay bihirang mga silip sa mga rehas ng kanyang pagingit-ngit. Mga bakpak niya ay pinutulan at mga baayt kanalian, kaya't siya'y nagbukar at tuka upang makaawin. Dito sa sapunong na ito ay tumutukoy sa isang ibong nakulong sa hawla. Ngunit sa kabilangan nito, ang ibon ay kumakanta pa rin. Dito naman ay inilalarawan ng isang ibon na nagtitis sa kanyang hawla na wari ay putol ang mga pakpak, nakatali ang paa at punong-puno ng galit at nangingit-ngit dahil nga siya ay nakakulong. Ikatlong saknog. Ang ibong nakahawla ay umaawit ng may kasindak-sindak na tinig.
ng tungkol sa tibatid ng mga bagay, ngunit minimindi ay kapayapaan. At ang kanyang himig ay naririnig sa malayong burol, sapagkat ang ibong nakahulay umaawit ng kalayaan. Dito ay inilalarawan ang isang ibon na gusto ng kalayaan at patuloy na umaawit kahit siya ay nakulong. Sa saknong na ito ay inilalarawan ang galit ng isang ibong nakahuna dahil parang naitatanong niya sa kanyang sarili kung bakit nga ba ito ang kanyang inasasadlakan. Ngunit sa kabila ng lahat ay umaasa pa rin siya ng kalayaan. Ang malayang ibon na may nag-iisip ng ibang simoy, ng hanging malangyos sa mga punong nagbubuntong ininga, ng matatabang uod na naghihintay sa damuhang sinisinaga ng umaga, at ang langit ay tinuturing ng kanyang sarili. Dito naman sa saknong na ito ay pinakikita ang isang ibon na malayang nakakalipad at nakakapunta sa kung saan. Pinakikita din dito ang kakayahan ng pagiging malaya. Malaya siyang nakapag-isip at gawin ang mga bagay na nais niyang gawin. At ang tinutukoy nga dito ay ang malayang ibon. Para naman sa ikalimang saknong, ngunit ang isang ibong nakahawlay nakatayo sa puntod ng mga pangarap. Anino niya ay sumisigaw sa tili ng isang bangungot. Mga pakpak niya ay pinutulad at mga paay tinalian. Kaya't siya'y nagbuka ng tuka upang makaawit. Dito ay patuloy pa din umaawit ang ibong nakahawla at patuloy na naghahangad ng kalayaan. Sinasabi ba na tila imposible nang matupad ng ibong nakahawla ang kanyang minimithing kalayaan? Sinasabi ng anino na dapat ipaglaban niya ang kanyang sarili, ngunit hindi niya ito kayang gawin dahil nga siya ay nakabulong. Ang ibong nakahawlay umaawit ng may kasindak-sindak na tinig ng tungkol sa di-batid ng mga bagay, ngunit minimithi ang kapayapaan. At ang kanyang himig ay naririnig sa malayong burol, sapagkat ang ibong nakahawlay umaawit ng kalayaan. Dito naman ay humuhuni ang ibon na tila ba na may sinasabi, ngunit di natin maunawaan at nag-aangat ng isang kalayaan. Dito sa huling bahagi ng tulanga ay inahayag na patuloy pa rin sa pag-awit ang ibong nakahawla kahit na ang kanyang puso ay punong-puno ng takot at pangungulila. Naririnig sa malayo at marami ding ibang ibon ang nakararanas ng parehong diskriminasyon. Ngunit isa lamang ang gusto nilang lahat, ang kalayaan para sa dignidad at kalayaan. Mula sa ating tinalakay, may mga ilang talinghagang bahayag at iba't ibang simbolismo ang ginamit. Ngunit ngayon naman ay talakayin natin kung ano ba ang simbolismo. Ang simbolismo ay isang masining na pamamaraan ng pagsulat at paggamit ng sagisag. Sinasabing masining ang anumang katha kung nakapaglalaro at nakapaglalakbay ang isipan at napalulundag ang puso. Ang sagisag o simbolismo ay ginagamit upang maging malinaw ang paglalarawan at pagsasalaysay ng mga bagay-bagay. May mga elemento ang tula. Ito ay ang sukat, tugma, saknong, talinhaga at ang paksa. Una ay ang sukat. Ang sukat ay ang bilang ng pantig sa bawat taluntod. Maaaring ang bilang ng sukat ay 8, 10, 12, 14 at 18. Ang halimbawa nito ay ang isda. Ang isda ay may 2 pantig, is at da. At ang isa pang halimbawa ay ang isda ko sa Maribeles. Ang isda ko sa Maribeles ay may 8 pantig. Mga uri ng sukat ng tula. Ang una ay kopla, pangalawa ay aapatin, aanimin, pipituhin, lalabindalawahin, lalabinganimin, at lalabingwaluhin. Pag sinabing kopla, ito ay may 2 pantig, aapatin ay may 4 na pantig, aanimin ay 6 na pantig, pipituhin ay may 7 pantig, lalabindalawahin ay may 12 pantig, 16 na pantig, at 18 pantig.
Ang kasunod naman ay ang tugma. Ang tugma ay ang pagkakasintunugan ng mga halimpantig ng bawat taluddod. Mayroong dalawang uri ang tugma, ang ganap at ang di ganap. Pag sinabing ganap, ito ay magkapareho ng tunog at titik ng huling salita sa bawat taluddod. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. At ang di ganap naman ay magkapareho lamang ang tunog ng huling salita sa bawat taluddod. Halimbawa ay may isang lupain sa may taong silangan na nag-aalaga ay sikat ng araw. Dito ay pinakikita na ang huling titik ay magkaiba, ngunit ang tunog ay magkatulad. Pasunod naman ay ang saknong. Ang saknong ay ang bilang ng estropa o bilang ng pinagsama-samang taluddod. At ang panghuli naman ay ang paksa o kaisipan. Ang paksa o kaisipan ay nagtataglay ng mga kaisipan, kaalaman, mensahe, pananaw at saloobin. Ito ang buto at laman, diwa at kaluluwa ng isang tula. Dumako naman tayo sa mga uri ng tula. Ang unang uri ng tula ay ang tulang liriko o damdamin. Ito ay nagpapahayag ng damdamin pansarili sa isang kaanyuang maaaring awitin o lapatan ng himig. May mga halimbawa ang tulang damdamin. Ito ay ang dalit o himno, elihiya, oda, soneta, at awit o kanta. Ang dalit o himno ay tungkol sa pagpapala sa Diyos. Elihiya naman ay tungkol sa kalungkutan. At ang oda naman ay matayog na damdamin o kaisipan. Ang soneta naman ay nangangailangan ng matinding pagkukuro-kuro. At ang awit o kanta ay tungkol sa pag-ibig. Kasunod ay ang tulang pandulaan. Ang tulang pandulaan naman ay naglalarawan ng mga tagpong lubhang madula na maaaring makatulad ng o kaya ay nag-iiba sa nagaganap sa pang-araw-araw na buhay. Huli naman ay tulang pantanghalan. Ang tulang pantanghalan naman ay kahit anumang drama na isinulat bilang isang berso para wikain. At dito na nagtatapos ang ating pagtalakay ngayong araw. Maraming salamat.